48 hours to produce the respondent here in court. Bakit nang naabutan pa namin kayo? Ano naman gawin sa amin to? Mas alam mo lang ipapahamak yung sarili mo sa ginagawa mo eh. Kung itatakas mo si Hope, mas nakakatiyak lang tayo na mahahanap lang din kayo at makukuha yung bata sa'yo. Maaari ka pang makulong. Gusto mo ba yun? This court is now in session. Special Proceeding Number 1873 for habeas corpus and custody of the 6-year-old minor Hope Umni. Name of petitioner, Nina Ozdemir versus respondent, oppositor Monica Umni. Ako nagbuntis sa kanya! Ako nagdala sa kanya! Hindi ikaw! Purkit nagkapera ka na ngayon, gusto mo nang magpakaina? Order in the court. Ano? Pera-pera na lang ba? If you will not stop, I will be forced to cite you both in contempt. Do you understand? Mag-unit ba na to? Mapupunta pa rin ba sa akin yung anak ko? Are you okay with the next dates of the hearing counsels? Yes, Your Honor. Attorney Matias? Attorney Matias? Yes, Your Honor. Okay. So next hearing date will be on February 8, 2024 at 8 o'clock in the morning. So ordered. Permission to leave, Your Honor. Hearing adjourned. Sundan ko lang ho si Atty. Matias. So, ano ka ngayon? Wala kang laban. Hinding-hindi mo makukuha ang anak ko. Babawiin ko talaga siya. Hindi ka ang papaniga ng batas. Ako. Kami. Bakit ka malungkot? Di ba yan ang ambisyon mo, yung maging lawyer ka? Attorney, I'm sorry po kung galit pa rin kayo sa akin. Malaki lang po kasi yung utang na loob ko kay Kalo Rene. Well, wala akong pakialam kung anong relasyon mo sa babaeng yun. Kung atrato mo sa kanya bilang ina, nasa sayo yun. Pero nangako ka sa akin at pinaasa mo ko. I can't forgive you just because you look devastated from what happened inside. Eh, hindi naman po ito tungkol sa akin. Tungkol po ito sa pagkuha sa bata at kung sino ba yung karapat dapat na kumupkup sa kanya. Nagkakaganito ho ako dahil ayokong madisappoint yung kliyente ko sa akin. Dahil naniniwala ako na kahit hindi siya yung tunay na ina, siya ang karapat dapat sa custody ng bata. Well, let me give you some advice. Yan ay kung okay lang sa'yo. You have to toughen up. Tayong mga lawyers, masalimuot ang pinagdadaanan natin, pero lalo na yung mga kliyente natin. Kailangan alam nila na masasandalan nila tayo. Hindi yung bibigay tayo dahil nakaamoy tayo ng pagkatalo. Hey, Mom. Are you done? Yes. Let's have lunch. Tara.
Hi, Matty. Is there something wrong? No. Everything's okay. Wala naman. I'm just recalling what I witnessed in court today. Aren't you proud of what I did, Kanina Matty? Oh, you did so well. I saw how you carried the case to be on your side. But I can't help and think of Lilet. Kawawa naman siya. She seemed so disappointed. Well, I just did what I had to do. I've learned from my best mommy attorney. You did a good job and I'm so proud of you. Thank you. You are my inspiration to become the best lawyer. You did well. What you did showed our advantage to the case. You're so sweet, Mom. What will we do now? Ano na mangyayari? Paano pa tayong mananalo nito? Mama, I'm sorry po. Lilet, alam kong mahirap ito. But I am rooting for your scholastic credentials. At saka top-notcher ka sa bar. I'm sure meron ka pang makikita. Meron kang masisilip para ipanalo ito. Ayokong mapahiya ang firm ng asawa ko. I don't want to say this, pero mukhang tama si Constantino na hindi ka pa ready na mag-handle ng case. But we're here. Hindi na tayo pwedeng umatras. Katawin ko na yun para matunayan ko na totoong abogado na ako. Bakit ganun? Pahiya lang ako. Thank you.
Hello, Bonnie. Lilet. Sorry sa kanina. Ano ka ba? Mga abogado tayo, parte ng trabaho natin yun. Pero okay ka lang talaga? Oo naman. Ang galing nyo kanina. Lalo na si Aira. Kaya hindi mo kailangan mag-sorry. Sige, ngayon, case nyo. Pero sisiguraduhin ko na sa susunod na hearing, ako naman. Kaya mag-prepare kayo. Hello? Kanyang mo ba? Sumusuko ka na, ano? Hindi, ah. Alam mo, arali mo buting kaso. Mali mo, bandang huli, may panalo mo pa yun, di ba? Hindi mo masasabi. Naku, parang wala na. O, edi sumusuko ka na nga. Kakaiba ka rin talaga eh. Magkalaban tayo, tapos ganyan ka. Oo nga, magkalaban tayo sa korte, pero in real life, yung kaibigan mo susuporta mo, di ba? Tama. Are you talking to Lilet? I'm sorry. What I did was rude. I'm just concerned with us. I mean, with the case. Kalaban natin ang kaibigan mo. At hindi pwedeng, while the case is running, nakikipag-usap ka kay Atty. Matias. You don't have to say sorry. Tama naman yung punto mo eh. Thanks for being understanding, Bonnie. Yung sa akin lang naman, eh baka maapektuhan yung hinahawakan natin kaso just because of your friendship. My mom already told me na bawal munang makipagkita at makipag-usap kay Atty. Lilet. Pero ginawa mo pa din. Bonnie, kailangan kong maipanalo tong kasong to. And I don't want to disappoint my mom. I get it. Don't worry. Hindi naman na ako bata para isumbong ka pa kay mommy eh. As long as huwag mo nang uulitin to ah. Especially when the case is ongoing. Sige. Pero kailangan kong papag-aralan tsaka paghandaan. Kayo? Easy, miss, ah. Kamusta po yung nakad nyo? Si Chang? Okay lang, okay lang. Ikaw, kamusta ka dito? Okay ka na? Ay, dito ako. Bakit mo ako hinahanap? Kasama ko ang mga bestie ko. Kasi magchichibukan kami yung mga natilang handa tsaka magkakaraoke kami. Uy, pasok! Hi! Ay, na! Na, pasok pa. Sige. Ay! Lilet, tulungan mo naman ako asikasuhin yung mga bisita ko. Melay, hanapin mo yung karaoke. Dali, para hindi pa lalim yung gabi. Magpipilitan na kami ng awitan. Halika na. Eto na nga, mga Mars. Ano ba yan? Meron ako mga bagong substitute. Magsipilit naman kayo kasi alam niyo na galing sa laon nyo. Hindi naman pwede pa palabasan kayo. Kailangan ko kayo. Eto na nga, mga Mars. Meron ako mga bagong lipstick. Ay, wow, bong. Oo, eto na nga. Alam niyo na, kailangan mo. Umayod, no? Galing sa outing, di pwede muna kakainin pera. Kailangan bumili kayo. At higit sa lahat, kailangan magpaganda kayo nang hindi kayo basta-basta iniiwan ng mga asawa ninyo. Mamaya pa rin mga anak ninyo, tangayin. O, ang ganda niyan. Naku, baka mamaya magaya tayo kay Tessa. Ay, paano nga pala yun? Ay, inagawa ng karapatan ng asawa sa mga anak niya? Ano yun? Ito nga kasi yun. Ay, hindi ba si Lilet? Nagayin mo na ganito.
pa naman ang sitwasyon niyan, Mars. Putok sa buho yan. Oo, kasi nga, hindi kinilala yan ng ama. Kaya nga kinukupin Ate Session, kaya nandito yan, itinapin lang yan. Walang nanay. O eto na. Walang nakakakilala, walang nakakaalam kung sino ang nanay yan, ha? Ay, talaga po yun. Ano ba yung kalitin? Eh, dami yung chita. Mabuti na lang at umabot ka pa sa visiting hours. Naku! Pakang masarap to, ah. Sabayan. Lilet? Ay, ko. Kaya na po tayo. Mukhang hindi lang moral support ang kailangan mo para sa hearing mo bukas, ah. Kumusta na ba yung lagay ng kaso? May present lang po na bagong impormasyon yung kliyente ko tungkol po dun sa biological mother. Pumapabor ba sa panig nyo yung bagong impormasyon na yun? Lilet? Kasi Tinang, alam ko naman po na nalapit sa buhay ko yung kaso. Hindi ko lang po talaga akalain na matitrigger ako ng ganito. Trigger? Ano? Saan? Napaisip lang po ako eh. Na kagaya din po kaya nung biological mother ng bata yung nanay ko. Ano kayang ginawa niya bago ko mawala sa kanya? Hindi ka masasagot yan. Nalulubot din po kaya siya? Inisip niya rin kaya na malas ako sa buhay niya? Uminom din kaya siya ng alak, magpakalasing. Tiyantok na rin kaya yung tiyan niya. Naisip niya rin kaya na ipalaglag na lang ako. Baka po nagkaganito ako dahil sa galit niya sa akin. Lilet, huwag mo sabihin yan. Kung ano man ang ginawa niya noon, nagawa kanyang matibay, matalino, malakas. Narinig mo ba ako? Lilet, kung ano man ang nagawa niya noon, ang importante, napunta ka sa akin. Hindi ko man ginusto nung umpisa, pero nanatili akong mahalin ka at palakihin kang mabuting tao. Isang tao na gagawin ang lahat para lumaban at mapanalo kung ano man ang kaso na hahawakan niya. Sa korte man o sa buhay. Wala to. Endgame na yung peking birth certificate ni Monica. Uy! Anong plano? Walang kwenta yung documents ni Monica kay Hope, oh. Tapos itong name niya, fit to be a mother pa, based dun sa evidence nila. Alam mo, matatalo talaga tayo kung yung mga iniisip mo lang, yung mga nabanggit mong ebidensya. Ha, ganun ba? O sige, Attorney Matias. May evidence pa ba tayo na magpapanalo sa atin? Hanggat hindi pa tapos yung presentation natin, hindi pa tayo pwedeng sumuko, hindi pa tapos yung laban. May isa pa tayong testigo. Yung psychological evaluation. Ano, may resulta na ba? Thank you.
would like our witness to identify her psychological evaluation of Mrs. Nimia Ozdemir, and may we ask to have it marked as our Exhibit 8. Doc, ano ang nakasulat dyan sa psychological evaluation? In my evaluation, Mrs. Nimia Ozdemir is a person with alcohol use disorder with history of substance abuse. May I recommend regular counseling to be conducted to determine if the respondent is fit to assume full parental custody? Pero, hanggat wala pang counseling, kung ngayon ko kayo tatanungin sa mga oras na to, sa harapan ng korting ito, fit na ho ba si Mrs. Ozdemir to take custody of her child? Well, prioritizing the best interest of the child, hanggat hindi pa nag-undergo ng counseling si Mrs. Ozdemir, hindi pa siya fit to have full parental custody sa ngayon, attorney. Your Honor, this proves na si Mrs. Ozdemir ay hindi pa completely cured and may render her unfit to take custody ng bata. Children's paramount interest demand that further proceedings be conducted to determine the fitness of the petitioner to assume custody of her child. Wherefore, pending the completion of petitioner's counseling and rehabilitation that may render her fit, custody of the child is granted to the only remaining next of kin, Monica Umi, but subject to the petitioner's visitation rights in accordance with the March 23, 2024 order of the trial court. So ordered. Attorney, ang ibig sabihin po ba nito? Oo, Monica. Sa'yo binibigay ng korte ang custody ni Hope. Salamat. Congrats. Congratulations. Pero si Nimia po, pwede pa rin naman niyang bisitahin yung bata? Oo. At pwede pa rin silang mag-file ng apela. Lalo na kung mapabuti ni Nimia yung sarili niya para maging fit parent to have custody. Nasaan na nga pala si Hope? Pumasok po sa eskwelahan yung bata. Monica! Monica! Lumabas ka dyan! Ilabas mo yung anak ko! Na-receive na rin niya yung HATOL. Look at this! Ayaw niya umalis maskin sa social media ko. Nasayang na naman yung discreet na pambabash ko kay Lilet kay Ino. Napanalo pala niya yung case? That Lilet is a magical creature! Alam mo, she put an evil spell on all of us! Siguro hindi na ako makakapag-asawa. Saan naman nanggaling yan? Eh, kasi di ba, sa sobrang busy ng schedule ng isang attorney, paano pa magkakaroon ng love life? At ang tanong, sino naman magkakagusto sa akin? Hindi yan totoo. Mali mo naman yung taong para sa'yo. Nasa tabi-tabi lang.